Good day sa inyo guys. Welcome again sa Finanstein. And today guys, tuturuan ko kayo paano mag-install ng MS Access sa kanyang mga computer. Kasi marami nagtatanong guys, may mga nagko-comment. Marami nag-message sa akin na PPM na paano daw maglagay ng MS Access sa kanilang computer. So today guys, pakita ko muna kayo paano mag-install nito at gamitin sa inyong computer guys. Bago tayo mag-proceed doon sa ating tutorial, paggamit ng database sa Windows Form at gaya ng mga request ng karamihan, no? Kasi daw yung daw lumabas sa exam. So, ngayon guys, papakita ko muna kayo kung paano mag-install ng Microsoft Office MS Access sa inyong mga computer guys, no? So, today guys, syempre pag-usapan natin ICT Specialist Proficiency hands-on or second examination, how to install MS Access. So very simple lang naman guys, kasi mostly naman makikita nyo mo to sa mga computers nyo kapag bumili kayo ng computer or laptop, meron siyang agad na naka-install sa inyong computer. So kapag nag-browse kayo sa inyong menu, no, so makikita nyo doon ang Microsoft Office. So dito guys, gagamit tayo ng tinatawag na VirtualBox para mapakita ko sa inyo paano mag-install. Kasi meron na kasi akong application na Microsoft Office aking computer, so hindi ko na kailangan pa mag-install. Kaya gumagamit ang VirtualBox, ang purpose is mapakita ko sa inyo paano mag-install. And ginagamit kasi ito kapag meron kayong gusto nang i-try, no, na software. So gagamit tayo ng VirtualBox. So let's go to the VirtualBox guys. Dito sa ating VirtualBox guys, nakikita nyo ang ating desktop and meron akong folder nito, no? Gusto nyo nga pala mag-request nito, nitong application. Ang gamit ko kasi dito guys is Microsoft Office 2010, kasi medyo magaan to sa computer. Hindi naman kasi required na kailangan updated yung Microsoft Office mo dun sa examination. So dito naman, okay lang kahit 2010, 2013 or kahit nga 2007, pwede. Basta makapag-store ka ng information, ng data doon sa database na MS Access, no? So kapag gusto niyo itong makuha sa akin guys, message nyo lang ako, PM nyo lang ako doon sa aking Pinoy Einstein blog and also my YouTube channel guys, no? So isend nyo lang sa akin yung email nyo, and isend ko sa inyo yung link para ma-download nyo, no? So dito sa ating desktop guys, open nyo lang natin yung folder. Yan, napansin nyo, no? So gagawin nyo lang, pupunta lang kayo dito sa setup. Nakikita nyo guys, itong ating application dito na kulay yellow. So, double click lang nyo guys, no? Double click lang itong setup. Yan, hintayin nyo lang. Then, click yes. Ito, full package ito guys. Kasama dito yung Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, publication, no? Publisher, no? Outlook, yan. So, complete package nyo guys. I don't know, hindi ko lang alam guys kung pwede mag-install ng single na application mismo dun sa Microsoft Office. Hindi pa ako nakapag-try. Kasi mostly kapag mag-install ka ng Access, so gusto ko na complete package na, no? Hindi na kailangan isa-isayin pa, no? Hindi ko lang merong built-in na ganun. Hindi ko ma-try. Ito na mismo, ipapadala ko sa inyo guys, ibibigay ko sa inyo kapag gusto nyo, no? Kung wala kayong Microsoft Office Access, Microsoft Office, no? Sa inyong mga computer. So, i-check lang ito guys. I accept the terms of the agreement. And then, click continue. So, pwede nyo mag-customize guys, no? Dito, pwede ka mag-customize kung gusto, ano mo yung, ano lang yung gusto mo install. But since para sa akin kasi gamit na malat eh. So, baka sa mga near future, kasi kapag nag-install ako sa computer na Microsoft Office, in-install ko na lahat. Kasi baka, probably, sa susunod na panahon, baka sakaling gamitin ko. That's why, lahat na lang, no? Pero pwede kayo mamili, guys, mag-customize kung gusto nyo install. Pero para sa akin, guys, pwede ko naman install lang lahat, guys, no? So, install ko na lang lahat. So, install now. Yan. Or, kung kanina, guys, doon sa pinakita ko kanina, dalawang button, i-click nyo lang install now, no? Hindi mo na kailangan pa magpunta sa customize. So, yun ang gagawin nyo, guys. So, hintayin lang natin matapos ng ilang oras. So, probably, kakat ko muna to guys, no? Para hindi makawaste ng time.
Maglalagay na ako ng banner or label na kung ilang oras tayo natapos, no? So, cut ko muna, guys, no? So, ayan, guys. Natapos na natin mag-install na Microsoft Office 2010. So, mukhang inabot ata ng, I think it's 20 minutes. Depende sa computer nyo, guys, no? Sa speed ng computer nyo pag-install nito application. So, gagawin nyo lang. Huwag nyo click yung continue online. Click nyo lang yung close, guys, no? Close lang. And there you go. Meron na tayong na-install na Microsoft Office 2010. So, dito, guys, mapakita ko muna kayo ng brief ng short lang ng para makita nyo yung tsura, guys, ng MS Access. Ng brief look ng MS Access, guys. So, i-close ko muna itong VirtualBox kasi total napakita ko naman paano mag-install. So, ang gagamitin na mismo natin yung ating computer. So, computer ko mismo, no? So, dito sa ating PowerPoint, guys, pero didiretso na tayo, guys, sa ating menu, no? Start menu. So, dito sa ating start menu, guys, i-type nyo lang ang access after nyo map-install, no? And then, yan lalabas, guys, no? No? Ito, guys, no? Microsoft Access 2010. So, i-click nyo lang, guys. Hindi mapansin mo, lumabas ito. And then, yan. Pwede ka na gumawa ng database. For example, blank database. Pwede nyo lang yung blank database and then click nyo lang create. So, dito, guys, pangalan natin yung database. Gagawa tayo yung simple database, guys. So, pakita ko lang sa inyo kung paano. So, sabihin natin, gaya ito nung ginawa natin sa SQL Server. Pinangalan natin ng Pinoy Einstein. Einstein. Underscore DB, di ba? Ito yung pinangalan natin doon sa ating SQL Server database. Then, i-click nyo lang yung create. Yan. Yan, meron ka ng database. So, dito guys, sa ating susunod na tutorials, guys, ipakita ko kayo paano mag-record dito sa ating database mismo, no? Mag-record tayo ng ID, lagay tayo ng name, full name, or yung gender, number, email, no? So, mag-record tayo dito, guys, no? So, dito sa database, mag-record tayo sa table na ito. Yan sa ating susunod na lesson, no? So, thank you guys for watching, guys. See you guys in my next videos. Hopefully, makita ko kayo, guys, sa aking next tutorial sa pag... So, guys, magsimula tayo, no? Sa susunod na tutorial, magsimula tayo gumawa ng database application gamit ang Windows Form, no? Gaya ng request ng iba na gusto nila MS Access. So, guys, dito, guys, para matulungan kayo sa inyong examination, sa susunod examination, if ever na ito yung maging topic nyo sa exam. So, nandito guys para sa inyo, guys, no? So guys, thank you again. Thank you again for watching, guys. See you guys on my next videos. God bless. No?